guys, it's me again, Mindy, welcoming you with my warm hug today. Woohoo! Guys, just to let you guys know, medyo iba yung location namin ngayon. Nandito kami sa Trinel. Ay, Ate Aileen. Ate Aileen. Hi ka naman. Ay, no? Hi! Si Ate Aileen yun, guys. Oh, ano, anong masasay nyo? Pasalamin kami. So, guys, ano na eh. Ay! Alam nyo guys, kagabi pala, kanina pala, share lang namin sa inyo. Nag-uusap kami ni Ella about dun sa ano news, dun sa ano sa Google, about dun sa unemployment, no? Na, yung news dun na, ano, well, nakakasad kasi nga, parang umabot natin ng 65 million yung, ano, yung mga nagpa-file na fraud. Hindi naman dapat na kumukuha ng unemployment, you know, they do. So, nakakasad, guys. I mean, ano eh, well, in the end of the day, guys, you know, it is God who judge our actions, you know, kahit anong gawin natin. No one can judge us, but si God lang. At nakakalungkot din yun, kasi hindi naman natin nakikita yung needs ng mga ibang tao, you know. Like, for example, may mga tao na kulang, wala talagang trabaho at all, na you know, nahihirapan, or kami ba, tulad kami na 1 hour lang kami, kulang kami sa oras, guys, but, you know, I mean, praise God, we can make it every day, kasi nga, you know, we trust Him, kung ano yung, taniniwala kami, na hindi kami pinapabayaan ni Lord sa lahat ng provision niya para sa amin. Pero guys, number one, nakakalungkot na mandaya po tayo ng kapwa natin, you know, nakakalungkot, guys. And kasi, ayun ang ano natin today, topic natin today, practicing to be honest. So, number one, guys, don't cheat, you know. Tandaan po natin, guys, meron justice kay God. You know, sa tao, walang justisya, pero sa Panginoon, you know. So, you know, guys, the enemy will lure us to temptation. Papatempt tayo ng enemy. So, umpisa, masarap yan, guys, na, ay, sige, nakakatempt to. Para, syempre, ang pera, guys, that's very hot sa ating mga tao. Hot yan sa atin. Jewel yan, ang money. Pero, yun nga guys, itetempt tayo ng enemy para gumawa ng masama, ba? Diba? Gumawa ng masama sa kapwa natin. But then guys, sa umpisa lang masarap yan. Kapag ka nagtuloy-tuloy yan guys, eventually, it will break us. You know, habang buhay yan ang pagsisisi. You know guys, merong kapalit yon na hindi maganda. Ganun naman eh. Pag meron tayong hindi magandang ginawa sa kapwa, talagang bumabalik yun talaga sa atin. You know, so tandaan natin sa umpisa lang talaga masarap yung ano na yan, but habang buhay na pagsisisi guys, habang buhay na pagsisisi yan, kaya guys, kung sakaling nakagawa man tayo ng ganun sa buhay natin, you know, tao lang tayo, i-pray natin yung kay Lord and let's ask for forgiveness, diba? Mangingi tayo ng tawad sa Panginoon, kasi ang Panginoon habang buhay tayo guys, the door is open, merciful ang Panginoon, may alam niya yung nasa puso natin. Pag humingi tayo ng tawad, pakigindan tayo. You know? And also, guys, consider other people's feelings. Consider natin yung nararamdaman ng ibang tao. You know that these people has a family to feed. Yung mga tao na hindi natin alam na ano, na kinukuhanan natin, or yung government ba, yung system ba, kinukuhanan natin, guys. You know, isipin natin na mas marami pang mga tao ang mas nangangailangan na matutulungan. You know, kesa sa atin. Guys, you know, let's practice yung contentment sa buhay. Especially ngayong pandemic, mas mataas ang temptation, guys, kasi ang mga tao walang trabaho, you know. But guys, you know, yun nga eh, ang sabi nga dun sa Proverbs 2 verse 13, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Yun, tandaan natin yan palagi, guys. You know, you have to be contented sa kung anong meron tayo. You know, ang importante pa din, kung ano yung iniisip ng Panginoon sa atin, and kung ano yung nilalaman ng puso natin. You know, don't get what is not yours. Sa lahat ng bagay, kung hindi yun para sa atin, it is not for us. What is those people, what is ours, what is God, okay? We cannot take everything, you know. Because anyways, if we believe to God, we know that God is generous to us, di ba? Generous ang Panginoon sa atin, guys. So, iyon yung mga bagay na dapat na iniisip natin. Hindi ko kailangan ano, gawin tong panloloko na ito kasi ang Panginoon napaka-generous sa akin eh, you know. Everyday nakakatulog kami ng busog kami, maayos kami. So, bakit
ako manloloko ng kapwa ko. You know, isipin po natin yung mga bagay na yun. And also, guys, kapag honest tayo, dun tayo, makakakuha din ng reward, you know. Kasi, yun na nga, kung ano yung pleasing sa mata ng Panginoon, syempre, si God magiging proud din para sa atin na, oh, itong tao na to, follower ni Jesus, sinusunod talaga yung teachings, you know. Yun na nga, balik tayo sa Proverbs 2 verse 13, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice, yun. And also, guys, number one, be afraid to God, you know. Dito muna tayo, Joe, para ano, kasi, andyan na ba yung flight? Wala pa. O, tapusin na muna namin yung vlog. Dito tayo maglakad-lakad tayo. You know, guys, be afraid to God, you know. There is always a consequences in what we do. Naging may consequences yan, guys. Right now, kung gagawa tayo ng maling action, hindi natin, may ibang tao sinasabi, kasundo ko yung karma, may mga... Pero guys, nako, wag po tayo maging kampante na ganun. Hindi po ano 'yun, kasi once na pag tinamaan na tayo ng ano, justice ng Panginoon doon, 'yun na malaki na 'yung impact nun sa atin sa buhay. Hindi tayo tawa-tawa lang or masasabi na kasundo natin 'yung karma, hindi po. You know, sa Panginoon, guys, 'yung sabi namin, meron justice kay God, you know, meron justice kay Lord. Kaya matakot po tayo sa Panginoon. Kasi si Lord, lagi siyang nakatingin eh. Okay, you know? Lahat ng mga ginagawa natin, alam niya. Lahat naman, hindi nila maririnig yun. Nakamaska pa. Sabi niya lahat ng ginagawa natin, malalaman. Malakit nakikita niya. Totoo yun, guys. Bago talagang iniisip pa lang natin. Hindi. Tatakbo pa lang sa isip natin. Alam na ni Lord yun. Alam niya. He knows. You know? Ano yung nasa mga puso natin. Pumunta kami. So, ayun guys. Laging nakatingin sa Lord sa atin. Sa mga ginagawa natin. And, ano, just, you know, I mean, naiintindihan naman natin na, you know guys, ang buhay talaga mahirap. Hindi porket nasa ibang bansa kami, ang buhay dito magaan. Hindi. Okay? Yan ang number one misinterpretation ng mga tao. May mga taga Pinas, okay lang, nasa ibang bansa naman kayo. Kung alam nyo lang yung hirap ng mga nasa ibang bansa, iba pag nasa Pilipinas. Kapag, sa Pilipinas, hindi mo matatakasan. Yan. Number one ng mga buti pa sa Pilipinas, kung meron ka lang sa kapitbahay mo, pwede bang makahingi ng malunggay, kamo, pahingi naman ako, bibigyan ka. Dito, you have to work. Hindi ka makakakuha ng, hindi ka nagtatrabaho talaga. So, you know guys, kahit sa ang parte ng mundo, sa panahon ngayon, ha, ibahin natin yung dati, sa panahon ngayon, mahirap talaga. Kahit nasaan ka, mahirap. Pero guys, lagi nating isipin yung what is pleasing sa mata ni Lord. Kasi, guys, lahat ng mga good works na ginagawa natin para kay Lord, lahat yan, nakikita ng Panginoon. At hindi i-deliver niya rin tayo sa mga bagay na, you know, pag-honest tayo sa kapwa natin, guys. So, sa lahat ng bagay, kahit walang, especially pag walang nakatingin sa atin, if we are honest, guys, alam nyo, ang pagpapala ng Panginoon, naandoon din eh. May mga bagay naman kasi, guys, na hindi naman natin kailangan isabihin sa kapwa natin, you know. We're just honest, kasi si Lord nakikita naman tayo. But you just don't know kung ano yung maibibig, yung, kumbaga, hindi ko alam yung iba tawag na term, pero credit, parang credits eh, no? Credits to daw. Parang ganun. Yung credit na ibibigay nun sa atin pagdating ng panahon, sa judgment day. You know, kasi guys, makikita natin yung mga ginagawa natin hindi maganda someday, you know, or yung mga, di ba nga, sabi ito sa Bible, merong book of life, the Lamb's book. So, book of deeds or book of life, yun. Doon makikita ko. No, okay lang. Okay. Kahit gano'ng kaingay, mas malakas yung boses ko. Parang sa Pilipinas lang eh, may nagpapagpag. Pakita mo. Uy, hindi to paid partnership ng hawak ni Ate Aileen, ha. Hindi yung paid partnership ni Ate Aileen. Ganto kami dito. Ano? Oo. Ayun ba yung sabi ko? Yun na nga, meron po tayong book of life. Yung book of life, guys, doon natin makikita kung sino yung mga nakaritin dun sa Lamb's book, you know. Yeah. That's why, guys, kami, we encourage you. Kasi nga, guys, as much as we love our family and friends, all of you, now we want to encourage you. We are brothers and sisters kay Lord. So we love you, you know. Ayun sabi ng Apostle Paul, love one another, you know. Kaya kami ganito, mag-encourage sa inyo, you know, kasi nga,
habang the doors are open, we want you guys to know Jesus and si God and the Holy Spirit, you know. Malaman kung ano yung nilalaman ng Bible. Kasi guys, ngayon, para man kaming ano sa harapan ng ibang tao, ano ba yan? You know, some people take this lightly, you know. Pero, guys, in the end of the day, pag dumating na si Jesus, hindi mo na mababawi yung mga sinasabi mo sa mga taong gustong magdala sa inyo papunta kay Lord. Kaya ngayon, guys, kung nanonood ka, sino man kayo, kung nanonood ka ngayon, ito, siguro, baka this is God's way para you know, mas makilala mo si Lord. You know, na kung ano man yung mga ginagawa natin, pagtisigihan natin, and mag-focus tayo sa Panginoon, you know. Kaya, ayun guys, yun lang yung gusto naming ipaalam sa inyo. Every day that na meron tayong chance, mag-repent po tayo, humingi tayo ng forgiveness, and serve God. Yun sa panahon ngayon, yun yung kailangan natin. Guys, kasi anyway, we don't know kung ano na mangyayari sa mga susunod na panahon. Hindi natin ma-read yung future. Okay, tulad ng mga narinig namin sa preaching noon, it's unknown. Hindi natin alam yung future, you know. Walang nakakaalam. So, parang cloudy eh. Parang pag naglalakad ka, cloudy doon, hindi mo nakikita. So, what we need right now is to trust God dun sa journey na yon, and you know, just to do what is right, kasi it will clear paths kung ginagawa natin yung tama para sa Panginoon at para sa ibang tao, you know. And not only that, kapag gumawa tayo ng pagiging honest sa kapwa natin, itong mga taong to, mai-inspire din sila, uy, okay pala maging honest, kasi ano, masarap sa pakiramdam na ginagawa mo yung totoo, ginagawa mo yung hindi ka nandadaya, ginagawa mo yung tama para dun sa tao, and especially ginagawa mo yun para kay God, di ba? You want God to be proud of you dahil sinusunod mo yung teachings niya. So ayun guys, sana na-encourage po namin kayo today, and yun, wag niyo pong kalimutan magdasal, humingi ng tawad, at magpasalamat sa lahat na nakukuha natin sa araw-araw. Maging kontento tayo guys, ayun, maging kontento po tayo sa lahat ng bagay. Open up your Bibles at doon nyo po makikita lahat ng answers na hinahanap po natin, no? So, sabihin na po namin yung verse of the day. So, any ano words? May gusto ka bang sabihin? Any words? Sorry, hindi kita natanong kagad. Okay lang. Ayun guys, maging honest tayo. So, please, huwag natin talagang gawin yung temptation ng enemy, kasi alam mo pag masilaw ka dyan, talaga bulag ka talaga sa ano, kaya please, masarap yun sa una lang, oo, pero after that wala na, dadalhin mo yun hanggang sa paulit-ulit, alam mo, paulit-ulit tayo ito torment ng enemy na ginawa mo yan, ano yan, temptation, mahirap talaga kalabanin yan, but you know, pag ganun, pag alam natin na tetempt tayo, ano, isipin natin agad si God or si Jesus na pag-pray agad na mag-pray ka na, Lord, na sana tulungan niyo ako na huwag gawin tong temptation nito, please. And yes. Angel, ganon. Iba talaga kasi kapag pinray natin kay Lord yun, di ba, makukuha din kasi natin alam mo, yung ano, wisdom. Pag nakuha mo yung bagay na, okay, like sabi ni Abigail, si Jo, ano, masarap sa una, pero sa huli, pag sisisihan mo, dadalhin mo yan hanggang sa ano, hanggang yung parang nakagawa ka na nga ng mali, tapos parang nahiya ka na, pero after that, alam mo, guys, papalayuin ka ng enemy, na wag ka na, hindi ka naman worthy, gumawa ka ng mali, huwag ka na lumapit kay Lord. Ganun, yung mga kalakaran ng enemy, dapat alam na natin, parang guys. Parang gusto, hindi ka napapatawarin, hanggang yung hindi ka sa nagpalayo ka na kay Lord, wala na. Natuloy-tuloy na yung ano mo. Parang, okay, wala na. Totoy, ganito. Yung kasi mga ibang tao. Ito lang, meron akong na isang tao na sabi niya na na-friend ko siya, pero I'm not gonna mention. Oh, syempre. Sabi niya. Gusto mo pang bigyan ng itago nating sa pangalang Chanelin Forte. Yeah, Chanelin. Sabi niya, sabi ko sa kanya, alam mo, magtiwala ka kay Lord, sabi ko. Lahat ng ano mo, sabi ko, papatawarin ko niya. Sabi ko, gusto ko kasi maging mas malapit siya sa kanya, yung relasyon niya. Pero sabi niya, kung, alam kong ano siya, believer siya, but ano lang, ang ano ko lang sa kanya, parang hindi ganun kahigpit yung relasyon. I mean, to be honest, hindi ko talaga siya kilala, alam yung ugali niya. Pero nakikita ko sa kanya, sabi gusto niya, gusto niya yung magbago. Oo, pero sabi niya, ito lang sabi niya sa akin. Kung daw
mapupunta daw siya sa hell. Sabi niya, wala daw siya magagawa. Sabi ko, mali yun. Mali yun. Sabi ko, madaling sabihin yun. Madaling sabihin yun. Pero, sabi po, niya, pag nandun na, sabi ko, kaya nga dapat, habang meron, habang ano pa, sabi ko, pray ka lang. Sabi ko, magtiwala ka. Sabi ko, have faith. Alam mo guys, minsan nakakasad yung ano, yung sasabihin, yung, oh, may faith na nga nandun na, sabi yung ganon. Pero yung, in, ano, nakakasad yung sasabihin niya na, alam ko naman yun, ano, pero hindi nil, hindi ganun kadali ang pinagdada. Nandun na tayo. Kasi tayong mga nakakakilala na kay Lord, mas prone tayong magkasala. Eh. Doon na tayo, sabi ko. Nandun na tayo, sabi ko. Hindi lahat ng tao para pareho ng ano, sabi ko. Pero yes, kung magtitiwala kayo and everything, uh-huh, yung important, ang importante guys, nakasurvive tayo. To be honest, sobra-sobra yung blessing ni God sa atin. Yes. Everyday na ano, doon pa lang pagising mo, pagmulat. Dapat ma-realize natin yung contentment. Eh. Nakakakain naman tayo ng maayos. Kung ano, alam nyo guys, yung problema na, alam ko, alam mo yung pera talaga. Mm-hmm. Yun, yun naman ano, talaga yung number one na suliranin natin ngayon. Kakulangan natin. Pero guys, huwag tayo mag-focus sa kakulangan. Focus tayo sa kung anong meron tayo. Kulang man tayo sa pera, huwag tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo kung ano yung mga blessings ni Lord sa atin aside doon. Hindi lang naman pera yung blessings ni God sa atin. Napakaraming bagay guys. Yun nga, ang enemy, papapokus ka sa kung anong kulang sa'yo. Huwag kang mag-focus doon. Di ba nga yung sabi ni Pastor noon, na ano, na magpo-focus yung enemy kung saan yung kulang sa atin. Pero huwag tayo mag-focus sa kakulangan, guys. Kung ano yung mga blessings na gano'n tayo mag-focus. Ayun, guys. So, please, ano, kung meron lang kayong nagawang mali, repent, guys. Ask lang forgiveness. God is merciful. Mabait siya. Sabihin nyo lang. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Yun kasi ano, interpretation na inaano ng enemy sa atin na mahiya tayo kasi makasalanan ka, ganyan. Guys, si Jesus nga yung mga apostles nga, may mga apostles ba siyang perfect? Wala. Si Jesus, si God lang ang perfect. Lahat yun puro makasalanan, pero lahat nagbago para sa Panginoon. Kayo tayo magiging living testimony. Guys, walang perfecto. Kaya nga laging sinasabi sa Bible, repent, ask forgiveness and repent. And, you know, spread God's gospel, guys. You know, kasi nowadays, tayong mga tao, yun ang kailangan natin. Mula noon, nang wala pa si Jesus, hanggang ngayon, ini-spread na yung gospel, guys. Para marami tayong tao na ma-encourage, na makalala si Lord bago dumating si Jesus. Guys, always remember, if it is closed doors, it's closed doors. Okay? Now that we have a chance, chance, please, refer on your Bibles and most especially pray to God. Yan lang naman guys. So, Jog, sabihin mo na ba yung verse natin today? Yes, sabihin natin ang ating verse of the day. Okay. So, ikaw magbasa. Ikaw na. Okay. To do what is right and just more acceptable to the Lord than sacrifice. Yes. Proverbs 2. Verse 13. Verse 13. Thank you, Jog. Yes. Okay. Salamat. So, yun guys. Sana na-encourage po namin kayo today. And let's continue to pray to God, tapikin ni Lord yung puso natin, you know, to be honest and to do what is pleasing in His eyes, you know, and ayun, and you know guys, it is only God that we need to please, you know, let's respect people and please God, you know guys, let's respect people, yeah. So bye bye, ingat po kayo lagi, God bless, and hanggang sa susunod na vlog.